Eh, si Len, eh sino naman ang tumawag sa bahay mo na nasa Amerika? Ginagap ko na po kasi yung bahay namin. Nung nagpunta na po akong Amerika, nag-decide na po ako na ibenta na lang. Masyado kasi malungkot din sa bahay namin. And besides, masyadong malaki yung bahay na yun para sa akin, di ba? Mahirap imaintain. Totoo po yan. Kaya habang nandito kami, maghahanap na lang kami ng apartment or townhouse para mastayan namin ng pasabantala. Eh bakit pa kayo maghahanap ng bahay? Ang daming bakanteng kwarte dito sa akin. Nga naman. Paano pala nga kami sa bahay na to eh. Basta, habang nandito kayo sa Maynila, gusto ko dito kayo sa akin. Magtatampo ko kapag tumanggi kayo. Nay, hindi po ba nakakaya naman yan? Baka lang makaabala ko kami din. Anak, bahay mo rin to. Sa'yo rin to. Madam, pwede rin po ba akong maging housemate? Tun! Welcome ka dito sa bahay ni Gloria. Alam mo, epal ka. Kung rin naman, ha? Jackie, pagkatapos mong kumain, iakit mo na yung mga gamit mo dun sa dating kwarto niyo ni Ellie. Matagal na kasing bakante yung kwarto niyo yun, eh. Bakante? Bakit ho? Nasaan mo si Ellie? Lagi siyang tumatawag sa akin at nangungumusta. Pero siyempre, hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala kay Ellie. Iba pa rin nandito siya at nasusubaybayan ko. Kaya tuwan-tuwa ako na nandito ka na ngayon. Kahit pa paano, nababawasan pang ngulila ko sa kanya. Na-miss kita. Bakit? Kasi ako kung tutuusin eh. Hindi ginawa ako anak eh. Pero hindi pa rin okay ng bago sa akin. Salamat ho. Ano bang hindi, anak? Mahal kita. Kasama ka man ni Ellie o hindi. At kung tatanungin mo ko, ikaw lang ang gusto kong maging manunggang. Wala nang iba. Namiss ko rin po kayo, Nay. Nakakatawa, no? Kung gano'n naman tayo umuwi, wala yung uuwian natin. Si Marshall ba sa Canada na magsistay? Oo eh. Doon na kasi yung lola na. So pinapasunod niya na rin yung buong pamilya. Pero sabi naman niya na I can visit Marsha anytime that I want daw. Plano ko nga sa susunod na school break niya, ako naman pupunta doon. Mapupunta nun pa si Marsha, buti naman. Oo nga eh. At least I know where she is and I can visit her anytime that I want. Eh, ikaw, hindi mo ba bibisitahin si Ellie? Ano ka ba? Yung nanay niya nga eh, hindi siya pinupuntahan kasi gusto niya mapag-isa. Ako pa kaya? Tsaka isa pa mas mabuti na yung ganito kami. Magkahiwalay at hindi namin alam yung nangyari sa buhay ng isa't isa. Anong bang plano mo? Wala.
Live without him? Ano ka ba? Diba they say that love is sweeter the second time around? At saka malay mo, baka this time around magkaroon na kayong totoong kasalan. Guys, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako natatawa. Sige na nga, ikaw naman, masyado ka naman serious dyan. Joke lang naman. But you know what, guys, I really think that this is what we needed na, yung vacation natin sa States. Ayos ka lang ba, Emilio? Kaya ikaw ay sinama ko kasi may sakit lang si Berto. Siya madalas kong kasama sa pagluwa. Di tayo magtatagal doon. Mayroon lang ako asikasuhin ng mahalagang bagay. Okay lang ako. Wala akong problema. Walang problema? Eh, bakit ganyan ang ayos na mukha mo? Kung napipilitan ka lang, hindi mo kailangan sumama. Kaya ko makarating doon na nag-iisa. Ano? Hindi ho. Ayos lang ho. Saka, mahirap magbiyahe kung mag-isa lang. Tapos ang usapan. Sakay. Magandang umaga. Ayos lang. Balik ko pag-abuhin sa akin dito, ha? Gaya ng sinabi ko sa'yo, Ana, bahay mo rin to. You're always welcome here. So, mag-iingat kayo. Ingatin yung sarili ninyo, ha? Ikaw din. Hi. Oo. Oh. Ikaw naman, ha? Pag may time ka, dalawin mo kami dito, oh, ha? Oo naman, Diyos ko. Dadalawin kita. Pagbalik ko ng Pilipinas, I'll go to your place and we'll make chika-chika. Alam mo naman, bitin ako sa chikahan natin, no? Diba? Okay, promise yan, ha? Ever. Alam, baby. Kaya na po bahala sa baby ko, ha? Hindi, sama na lang kasi ako. Ay, hindi na, anak. Mapapagod ka sa biyahe. At saka sandali lang naman sila. Eh, saan pa kasi sila pupunta? Si Mimay, nagpapasama lang tong ate sa lin mo. Pagpunta dun sa pagtingin niya sa lupa, etong nanay mo yung nakakaalam ng lugar rin. Kaya hiramin ko muna siya, ha? Pero babalik ko ulit siya. Oo, kaya gwada, ha? Huwag mong ililigaw sila, princess. Kusayan mo pag tour guide. Naku, ako pa. Eh, pagbalik namin, mission accomplished na lahat yan, no? Oh, eh, sige. Sige na. Okay. Sige na. Okay. Sandali. Alikal. Mang Simo. Mang Simo, magpabata pa ako. Okay. Hindi yun. Ikaw, huwag mo pababayaan yung prinsesa namin na magulo sa pier. Ano ba naman kayo, Mang Simo? Hindi ko sila pababayaan. Sisiguraduhin ko po na makakarating sila ng maayos pagdating nila sa pier. Tama. Kahit ganito, okayin yan, no? Magaling mo akong manuntok. Eh, baka banatan ko sila. Banatan ko sila pag kinanong nila yung dalawang to, di ba? Anong gano'n? Kaya mag-vitamins kayo, ha? Matalik ko kay Tito, Tito. Okay. Go to your wife now. Go to your wife. I'm okay. Tita, salamat po.
Hindi. Akong dapat magpasalamat sa'yo. Sige na. Ingat kayo, ha? Salamat. Bye-bye po. Ingat, ha? But it's true, darling. I've never been to Russia. I've been all over Europe, pero doon hindi pa. Tagal ko nang gustong pumunta sa Moscow. I just never had a chance. Well, let's set a date then. Ako hindi pa rin ako nakakapuntro. And I'd be delighted to explore new territories with you, sweetie. Emilio, gutom na ako. Dito na tayo kumain. Kuyo. We have to go. Thanks, sponsor. Yes, of course. Let's go. Thank you, darling. You're great, man. Hello. Thank you. I'm so forgetful. Thank you. No, I like when old. You are going to be there for 15 minutes. Yes, hold the seat. Thank you. Are you okay? Seems to me that you're very distracted with something. Of course not. You sure? Let's go. Huwag na natin maabutan yung start ng concert. Kailangan i-confess kasi sa'yo. Pop? Bakit? Ano yan? This island. Sana. Ikaw. Kamusta ka na? Eh, kumusta naman kami? Yuhu, na hindi mo pinapansin. Ako, kumusta ako? Woohoo! Ay, si Lynn! Kumusta ka na? Ate Gwad! Miss na kita! Miss na rin kita, Ate Gwad. Kaya ako papag... Nandiyan ka pala, Gwada. Kamusta na? Ay, ito ako ang buo. Oh, wait, Jackie, namimiss na kita. Oh, talaga? Ay, sige! Namimiss na rin kita. Oh, thank you, ha? Ay, Papa Ellie! Namimiss na rin kita. Ay! Ako, kung tutupisuhan na to, ano ba yan? Halika na, mag-swimming na tayo! Yeah! Mag-swimming na tayo! Woo! Ang sarap ang swimming dito! Ganda na tubig! Grabe! Woo! Buti na rin yung nakilala mo yung supplier natin. Para kung di ako makakaluwas, ikaw na papupuntahin ko dito. Sama mo na lang si Perto. Po, ma'am. Bukas, mayroon pa tayong pupuntahan isa. Peak season na kasi.
Dadami na ang turista sa isla. Kaya lahat ang pwedeng maareglo, gawin na natin. Mahanap na lang tayo ng murang-murang matutuluyan dito. Tapos, sa susunod na araw, meron akong lalakarin personal. Kaya bali, dalawang gabi tayo dito sa Maynila. Tapos balik isa na tayo. Paminsan-minsan lang naman talaga ako bumiyahe. Kasi sayang ang pamasahe. Kaya sinusulit ko na lahat ang pwede kong ayusin. Ikaw, Emilio. Baka meron kang gusto ng ayusin, upunta ka. Sulitin mo na. Oh, ito ba oh? Pagpasensyahan nyo na yan, biglaan ang dating nyo eh. Dahil na ibasta ako. Hala, kain ang kain. Ada, huwag kulang pa sa'yo yan. Hindi kasi napakalain ang biyahe mula pa Maynila. Tiyo ko, gutom na gutom kayo. Salamat. Ay naku, Ellie, sinabi mo isa. Ba? Grabe, super gutom na talaga kami. Hello, parang nasa pinakadulo yata ng daigtip tong lugar nyo, no? Layo. Celine, yun ang gusto ko rito. Malayo sa lahat. Tahimik. Simpi-simpi ang buhay. Oh, Christian, ayun mo to. Ate ko, ata dahan-dahan lang. Baka mabalukaw ka dyan. May nakakamiss kasi itong ginataan eh. Bakit nga ba hindi tayo magalito sa Maynila dati, princess ha? Tsaka, in fairness ha, ang sarap ng pagkakaluto. Kung hindi ko lang nakita ang iyo yung dutintis, hindi ako maniniwala. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Sarap! Grabe! Oo, salamat. Tapos mo na akong bulahin. Ayaw mo bukas. Nagawa kita ng ginataang langka naman. Oh, okay ba sa'yo yun? Aba, ginataang mais, ginataang langka, ginataang munggo. Basta anong gata, guwa ko dyan, papayel. Sarap! Woo! Talaga. Gina, bahay na kayo ng kumain para mapagpahinga kayo. Ah, pala, Celine. Hanggang kailan ba kayo dito? Sabi mo nga, isang buwan. Joke! Siguro mga 1 week? Okay lang ba sa'yo, Nelly? Oo naman, walang problema sa akin yan. Kayo pa. Lumagi kayo rito hanggat kailan niyo gusto. Aba, bongga! Di ba? Handa kayo ng mga pagkain. Sige, gusto ko yung mga exotic food. Malapit na dapat eh. Ano, teka? Kilawing turtle. Anong turtle? Hindi, maligi pa magpapanong tayo ng lato. Mga pagkilaw ng lato. Gusto niyo na ba yung kumakain ba kayo ng sinigang? Ay, oh, ako, oh, oh. Sinigang na buntag ting, sige. Hindi ba ikaw tinatanong ko eh, si Celine? Oo. Ito kayo ni Celine, Jackie. Pasensya na, ha? Sero-sero na lang. Talaga hindi kalakihan itong bahay ko, eh. Hindi, okay na kami nito. Ano ka ba, Eri? Huwag mo na kaming alalahanin. Kahit masamang pagsulat mo kami ilagay, okay lang naman sa amin, no? Talaga? Oo, ano? Ganda-ganda ng place na to. Grabe. Para siyang sobrang rustic na meets Mediterranean na super beachy. Diba, Cos? It's so nice. I love it. Ay nako, I'm sure si Guada, enjoy na enjoy, feel na feel tong place na to. At ang daya niya, siya may solong room, ayaw makipag-share. Maliit lang din kasi yung kwarto niya, pang isa ang tao lang. Ah, ganun ba? Paano? Paiwan ko muna kayo ha. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Sige. Sige. Okay. Salamat. That's so nice. Wala nga naman. Ikaw ah, ikaw, Selena, ang laki ng kasalanan mo sa akin. Ako? Hoy, 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 ikaw ang dapat mag-thank you pa sa akin, no? Sabi mo nga sa akin, bakit ako kailangan mag-thank you sa'yo, ha? Hoy, Cos, for your information, grabe ka naman yung ginawa kong pangungulit kay Tita Gloria para lang malaman kung nasan yung exact location ni Eddie. Sobrang kinulit ko yung ex-mother-in-law mo. Aba, dahil doon kailangan ko magpasalamat sa'yo, ganun ba? Hindi lang naman sa akin, Kat. Kaya limbebeng kay Mang Simo, pati kay Shoni. Lahat kami magkakunchaba dito. Teka, ano? Lahat kayo pinagkaisahan niyo ako, ganun ba? Eh, pwede lang si Mimay, pero ano ko ba, wala namang alam yung bata. Sige, 1 week. I am giving you 1 week. 1 week lang, Selena. Uuwi na tayo. Sige, promise. 1 week.
Pero kung wala pa naman mangyaring milagro sa'yo na 1 week na yun, ako... Ano? Ano sabi mo? Wala. Wala ko. Ano sinasabi? Sabi ko, let's just enjoy this 1 week. Kasi Jackie, alam mo, 1 week, it's really not so long naman talaga eh. Pero alam mo, guys, na talaga akong na-realize eh. Akin na bagay pa rin talaga kayo ni Ellie. Jackie and Ellie, forever and ever talaga yan. Ay, grabe mo mukha. Aray! Sige na nga. Okay, darling, how about this? Darling, this is what you picked. Bagay ba sa akin? How about this one? This is one of the most, I don't know, gorgeous. Darling, look at this. Mas interesting ba ito kaysa sa akin? Akala mo bang hindi ko napapansin na kanina mo pa ako ini-ignore and I hate being ignored? And I hate it when you look at other men. What are you talking about? Kailan ba ako tumingin ng ibang lalaki? Sa restaurant. Meron kang tinitingnan. Nakita ko. Nilingon mo ko pa nga eh. Ako ang kasama mo. Pero ibang nasa isip mo. Don't be silly, Tomas. I wasn't looking at anyone in particular. Wala akong dahilan para magselos. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para magselos. Nasasaktan ako! I may be a generous man, but I will never ever share my woman with any other man. Clear? Do you understand? Yes. So, let me go. Pero mas bagay sa'yo. Mas lalo kang gwapo. Salamat. Aling tinay. Benji lang. Alam niyo ba kung nasan ang nanay ko? Paano kasing tira sa pag? Ang nanay mo? Eh di totoo pala yung chismis, ano? Na kayo ng nanay mo eh. Talagang hindi magkasundo. Pasensya ka na ha. Pachismis tuloy ako sa'yo. Kasi naman kasing nanay mo eh. Lahat yata kami dito, kaaway niya eh. You mean she came here? Oo. May isang buwan nandito siya. Sumugot pa nga siya kay Aling Meli. Akala ko magsasabunot lang silang dalawa. Alam pa, sinampal niya ng pera si Aling Meli, yung kasera niyo. Buti na lang mukhang pera si Aling Meli. Hindi niya pinansin si Aling Corazon. Pagkatapos ginawa ni Aling Corazon, tumakay siya sa magandang kotse. Magandang kotse? Oo, magandang kotse. Mayaman na yata ulit ang nanay mo, ah. Kaya lang, baka hindi na siya pumalik dito. Kasi mucho-mucho na eh. Ikaw ba? Nahanap niya? Glad to hear she's okay. Sige ho. Salamat. Ma'am, telepono po. Salamat. Hello? Hello? Mama G. JB? JB? Nasaan ka? Nandito ka ba sa Maynila? Kamusta ka na? Namiss na kita. I miss you too, Mama G. I miss you so much. My God, Naime. I'm so happy that you called. Where's na po kayo? Mabuti naman ang kalagayan ko. Bakit hindi ka pumunta?
ka dito? Teka, ipasusundo kita ngayon na. Sorry, Mamuchi. I'm not yet coming back. Mamuchi, I just want you to remember kahit saan man ako magpunta, nasa puso ko po kayo lagi. Iho, mag-iingat ka palagi, ha? Mahal na mahal kita. Sige po, Mamuchi. Mahal na mahal kita. Ash, nalikti. Tulog ka na, sige na. Antok na ako, napagod ako sa biyahe. Tulog ka na. Sorry, guys. Sige, matulog ka na. Sige, matulog ka na rin, ha. Sige na, sleep na. Panaginip pa to. Sana hindi. Ay, ang ganda talaga dito. Alam mo, love ko na talaga tong place na to. Minikomment na talaga ako tumira dito eh. Tingnan mo pati yung langit nakangiti sa akin. Ano nakangiti sa'yo? Sa akin, oh! Tingnan nyo! Yoo-hoo! Yoo-hoo! What about yourself? Excuse me po. Para saan po yan? Ginagawa namin kwintas at porcelas at binibenta namin sa mga turista. Tapos po naman po yung benta? Pag maraming tayo, maraming benta. Pero pag hindi kapanahunan, medyo matuman. Ganun ba? Eh, parang mahina nung pinagkakataan. Eh, sa panahon po ng paghirap, umaasa lang kami sa biyaya ng dagat para po sa araw-araw ng pangangailangan. Ganun po talaga dito sa amin. Pag tagutom, kailangan po magtiis. Ay, ang ganda naman ng bracelet na yun. Kuha po itong nakadami na ako ang haba-haba. Ate! Ito po po. Ako, ang sa'yo mo na mamamili, ma'am. Ang gaganda na mga ito. Ma'am, ito para sa'yo. Sakot. Ma'am, bakit po? Sino pa na gusto yung tong bracelet nito? Ay, gusto eh. Naalala lang ako. Walang anuman po.
Good morning. Good morning. Ay, kani-kani na pa umalis eh. Kasama si Guada. Maglalakad-lakad daw sa beach. Ay, ganun ba? Sige, maghihintay na lang ako siguro sa loob. Ay, Jackie. Ang sabi ni Celine, baka daw matagalan sila. Kasi itong si Guada gusto raw mag-swimming. Kaya, may paghandaan muna na almusal. Ah! Hindi, hindi. Sige, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Okay lang ako. Tara na. Kumain ka muna. Tala. Oh. Ah. Kain na, kain na. Thank you. Ay, naku, wala talagang mga serving spoon dito. Pamayan lang, oh. Okay lang, okay, okay na. Yan? Thank you. Ano mo ito? Ah, hindi, taga. Ito ang tikma mo. Yung karne nito, galing sa farm. Masarap yan. Okay na. Tagan na okay sa iyo sa usama, no? Thank you. Kain na kain, ha? Ikaw rin, kumain ka na. Ha? Ah, sige. Sige. Ito pa. Sige lang, sige lang. Okay. Salamat, salamat. Jackie, salamat nga pala sa pagdala mo sa nanay ko. Ako, ati ako, nung makita ka ng tuwan-tuwa yun. Ako rin naman natuwa na nakita ko si Nan. Yung nanay mo. Salamat na nga lang kala nanay Bebe at saka kay tatay si mo kasi hindi nila pinabayaan yung nanay mo. Ako eh, kung alam mo lang, talagang nagpapasalamat ako kala nanay Bebe at talagang ang turing nila sa amin eh, parang pamilya na eh. Kamusta naman sa amin? Okay na. Masaya naman ang pagdito. Mabuti. Mabuti at masaya ka. Oo. Nagbabakasyon lang talaga ako. Babalik din agad ako ng States. Masanay na nga yata ako dun eh. Ako naman. Siguro, hindi na ako tatanda. Gusto ko na dito. Ikaw, talagang tingin ko napapaligaya ka ng mga magulang mo. Ganda na mukha mo ngayon. Walang kaproblema-problema. At mas maganda ka ngayon. Ikaw rin. Maganda yung kulay mo ngayon. Tsaka, mas maliwalas yung mukha mo. Mukhang nag-e-enjoy ka talaga dito eh. Lumalamig yung pagkain. Sige, sa'yo na. Ni Celine. Kaya lang, Diyos ko, para naman ako pinirito nito sa init na araw. Sarap. Hindi nga, ate ko, ate bagay na bagay nga sa'yo eh. Sunog na sunog ka nga eh. Dingas. Eh, paano naman nawala yung salsay ng paggamit ko ng papaya soup, no? Ang hapdi talaga, promise. Sana magkaroon ng
ng programa dito para sa mga babae, yung magkaroon sila ng economic value sa community para meron naman silang sariling pinagkakakitaan, lalo na during the lean months na walang tourists. May steady source of income sila. Well, that's something I'm really gonna look at. Wow! Ang dami na natin na pag-iisip ha. Parang ang dami-dami nyo lang na plano ni Ate Guada. Parang enjoy na enjoy ko sa pamamasyal ninyo kahit na iniwan nyo ako dito mag-isa. Sorry ka sa na yun? Wala. Ay naku, nagmumulit yun kasi iniwan natin mag-isa. Correct. Kaz, alam mo bang strategy lang namin yun eh. Para naman magkaroon kayo ng quality time ni Ellie. Yes naman. Ano ba kasi yung quality time na sinasabi niyo, ha? Anong quality time namin yung sinasabi ninyo, ha? Ano ba yan? Eh, kumusta naman yung banding yung dalawa? Success ba? Tigilan niyo akong dalawa, ha? Pwede ba? Kami dalawa nag-almasal lang kami, tapos umalis na siya. Kaya kayong dalawa mag-guilty kayo dahil kanina pa ako mag-isa dito. What? You're alone? Iniwan ka mag-isa dito? Oo. Dahil marami pang ibang gagawin yung tao. Ang sabi niya, pag nagutom ako, kumuha lang ako ng pagkain dyan sa loob. At syempre, ako naman, naisip ko kayo, kaya pinaghanda ko kayo ng pagkain kasi naisip ko baka yung dalawa pagod na pagod sa pamamasyal. Baka gutom na gutom sila kasi ako, nag-iisip ako tungkol sa inyo. Sweet na, peace na! Hey, ikaw din naman kanina sa kwarto, no? Ang lakas nga ng hilik mo, tulog na tulog ka. I didn't have the heart to wake up. I just couldn't. Alam mo kung bakit? Yeah, right. Mukha kang nananaginip lang. Diba mo, mayroon pa siyang... Tumutulog ka lang. Ay, atras ka kayong dalawa eh. Magandang hapon po. Pinadadala po ni Senyor Ellie. Ay, madami fruits! Gagyan na lang ako. Ay, naman, mahiya. Ay, ka na naman eh. Ay, si Ellie ho, saan? Naku, nasa bukid pa ho. Bukid? Ay, grabe, ang ganda-ganda talaga dito. I just love this island. I love the trees. I love the sky. I love the earth. And I love this turtle. Ako rin, Princess. Nung pagdating natin dito, muntik na akong mangiyak-iyak. Sinalala ko yung buhay natin sa probinsya noon. Diba? Teka, asan nga pala yung Princess ko? Ay! Papa Ellie! Ano ba yan? Kain lang tayo ng kain dito? Ako, tataba naman ako dito sa kasyenda mo, Papa Ellie. Ano ba, kasyenda? Wala akong kasyenda. Bukid lang tong akin. Naku, eh, ganun lang din yun. Kung naman, pakambulipi ka pa eh. At eto ha, ikaw ha, kung hindi pa namin ipinilit si Ima ng aging isama kami dito, hindi mo sasabihin may farm ka, no? No? Kasi daw, yun yung nangyari kay Manang Aging, nasunog ang balat. Ayaw niyang mangyari sa inyo yun. Tagal na stop, Senyor Eddie. Uy, bakit? Hindi naman gano'n ka. Tsaka naman namin magtano. Tsaka sarap-sarap ng hangin dito. Ang sarap, grabe. Ay, grabe, Papa Ellie, bilib na talaga ako sa'yo. Tsaka, ang dami-dami mo alam mo trabaho ang bukid, ha? Ako, alam mo, Guada, nung unang dating ako dito, wala naman lang kaalam-alam eh. Ang dami kong kailangan matutunan. Pagkaya na nga, pagpastol ng baka. Kaya pag-aani ng pinya. Hindi ko yan alam noon. Mabuti ka nyo at mabait yung mga tao dito. Yung mga kasama ko, ginagabayan nila ako. Oh? Alam mo, ang bilis naman po yung matuto, Senyor Ellie. Eh. Yes naman. Pero Ellie, di ba ang sarap ng feeling yung... You're using your hands, tapos parang sobrang connected ka na dito sa earth. No? Alam mo, siling totoo yan. Naalala ko nung una akong magpaanak ng baka. Ha? Ano? Nagpaanak? Hindi ko maalaman ang gagawin ko. Talaga natataranta ako eh. Paano? Ang kamay ko, duguan. Yung baka ay tumigil lang kaya iiyak. Hindi ka natakot? Baka nasaktan? Takot na takot ako. Pero nang matapos, talagang ang sarap ng pakiramdam. Iba yung pakiramdam na nakapagpaliwal ka ng baka. Ano ba? Sana ikaw na nagpaanak sa akin, Papa Ellie. Naulo ka talaga, Guada. Pero alam nyo, dito sa isla, kahit na gano'ng kasimple ang mga gawain ko, sumasaya ako. At sa gabi,
Napakahimbing ng tulog ko. Talagang masaya ka dito, ano? Oo. Masaya-masaya ako dito, Jackie. Masaya-masaya? Masaya-masaya. Eh, di ko masaya ka, eh di! Bumalakpak ka! Dito ka lang pala. Alam mo, pagkatating galing sa farm, tahimik ka niya. Tapos, pagkatapos ng dinner, nag-disappear yung akka, tapos hindi ka man lang nagsabi kung saan. Wala. Eh, kahit pilantik ng daliri mo, alam ko ibig sabihin eh. Kaya huwag ka na maglihim pa sa akin. Kahit... Isa pang mula mo. Mauubos na talaga pasensya ko sa'yo. Parang hindi nga siya yung Ellie na nakilala ko. Ibang-iba na siya. Mukhang okay na okay. Alam mo, ang galing talaga ng Aiden na to. Tinatanggal niya talaga lahat ng bad na. Pagkakalit mo dito. Ang galing, no? Saya na si Ed. Saya na siya, Saya. Saan namayo ako sa Ed? Talaga, Cos. Yung malaman na masaya na yung taong minahal mo. Na okay na siya. Okay na siya. Kahit wala. Sige. Sige.